Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ang pag-usapan naman natin ay tungkol sa wiring connection ng isang 6-wire fan motor. Gamit ang diagram na to, alamin natin ang wiring connection ng ganitong klaseng fan motor at kung bakit dalawa ang kanyang common. Unahin na natin dito sa ating rotary switch connection. Kung mapapansin nyo, nag-connecta ako dito ng line 2 sa ating rotary switch at yung tatlong speed ay nilagay natin sa rotary switch. Ang rotary switch natin ang magsisilbing contact point upang makapili tayo kung anong speed ng fan motor ang gusto nating masuplayan ng line 2 at para gumana. Halimbawa, pinihit ko yung rotary switch sa ating high speed. Ibig sabihin, ang ating line 2 ay magkakaroon ng connection kapunta sa ating high upang masuplayan ito. Ganun din kung ang rotary switch ay pipihitin ko sa low speed or sa medium speed. Lipat naman tayo ngayon dito sa ating auxiliary. Ang auxiliary ng ating fan motor, lagi niyang tatandaan na solo lang lagi siya sa terminal ng isang fan capacitor. Kung matatandaan nyo or kung nakakita na kayo ng dual capacitor na merong label na Herm, Common at Fan, yung auxiliary ng ating fan motor ang nakakabit dun sa fan terminal. Solo lang siya doon, wala siyang kasamang ibang wire. Dito naman tayo ngayon sa ating common. Dahil dalawa ang ating common, yung isa ay i-coconnect natin sa ating line 1 at yung isa naman ay ilalagay natin sa isang terminal ng capacitor. Tandaan natin na kung line 2 ang ginamit natin sa ating speed, line 1 naman ang gagamitin natin sa common ng ating panmotor. At tatandaan din natin na ang common 1 at common 2 ay isang connection lang. Ibig sabihin, ang connection ng ating line 1 at connection ng ating capacitor ay nagtatagpo rin dito sa ating common winding. Ibig sabihin, magkapalit man sila ay okay lang dahil sabay nilang nasusuplayan yung ating common windings. Ngayon, ikukumpara natin siya sa wiring connection naman ng ating 5-wire fan motor. Kung titignan maigi, ang pinagkaiba lang nila ay ang pwesto ng ating common. Dahil ang ating line 1 ay dumiretso sa terminal mismo ng ating fan capacitor. At dun din pumunta yung ating common wire. Pero dito sa ating 6-wire fan motor, ang line 1 natin hindi na pumunta sa ating capacitor. Dumiretso na siya sa isang common wire. Pero kung titignan natin maigi, konektado pa rin ang ating line 1 sa ating capacitor at konektado rin siya sa ating common winding. Kagaya nito, na ang line 1 konektado sa ating fan capacitor at konektado rin sa ating common windings ng sabay. Bali, yun lang po yung ating paliwanag sa 6-wire fan motor at kung bakit dalawa yung ating common. Sana may naintindihan kayo at may natutunan sa akin kahit konti. Maraming salamat sa panonood.